Hello po, Sir Van. Silent listener lang po ako sa channel nyo. Nung una talaga, wala akong balak na mag-send ng kwento ko. Kasi di ko naman talaga sure kung nakakatakot o sadyang matatakotin lang ako. Nangyari ito nung grade 5 ako. Bata pa ako nito. Pang-umaga ang pasok namin. Bale, mga 6 a.m. Dapat nasa school na kami. Hindi naman kalayuan ang school namin. Siguro mga 15 to 20 minutes na paglalakad lang. Hindi na din ako hinahatid ni mama noon kasi kasabay ko naman lagi ang mga kapitbahay namin. Kadalasan, 5:20 a.m. ang alis naming magkakaibigan. Isang umaga, masyado ata akong napaaga ng labas. 4:40 pa lang ata noon. Nasa looban kasi kami. Bali, lalabas pa ako ng iskinita para doon maghintay sa mga kaibigan ko. Nauna nga ako sa tapat ng tindahan kung saan kami magkikita ng mga kasabay ko. Pero dahil masyado akong maaga, wala pang tao kundi ako lang. Yung tindahan naman ay bukas, pero wala yung bantay. Nasa loob pa yata ng bahay. Kaya ako lang talaga ang nasa labas noon. Nilalamig din ako nung mga oras na yun kasi magde-December noon. Umupo ako sa upuan ng tindahan habang naghihintay sa mga kaibigan ko. Medyo madilim pa noon. Tapos ang madidinig mo lang ay yung ingay ng mga kuliglig. Maya-maya, may napansin akong taong nakatayo doon sa kabilang kanto. Malayo-layo siya sa akin, pero kita ko na nakatayo lang siya doon at nakatitig sa iskinita. Hindi yun yung iskinitang papuntang bahay namin. Bale, ibang iskinita siya. Hindi ko siya pinansin kasi baka kapitbahay lang namin. Pero yung suot niya, parang naka-jacket. Tapos yung buhok niya ay napakagulo. Kahit medyo malayo ako noon, mahalata mong sabog-sabog ang buhok niya. Hindi ko siya pinansin at naghintay lang ako sa mga kaibigan ko. Pero ilang minuto na ang lumipas, yung tao na nakatayo doon, hindi siya gumagalaw at nakatingin lang talaga siya sa iskinita. Nagtataka na ako kasi hindi nga siya gumagalaw. Kaya habang nakaupo ako, tinitigan ko talaga siya. Hinintay kong gumalaw siya. Ilang minuto din ang lumipas, pero wala pa rin galawan yung taong nakatayo na yon. Medyo nakakaramdam na rin ako ng takot kasi napaka-creepy nung taong nakatayo lang at walang ginagawa. Maya-maya pa, habang tinititigan ko siya, bigla siyang lumingon sa akin. Bigla kong iniwas yung tingin ko, tapos sumipol-sipol para kunyari hindi ko siya napansin. Pero nung binalik ko yung tingin ko sa kanya, nakatitig pa rin siya sa akin. Walang galawan, nakatingin lang siya talaga sa direksyon ko. Natatakot ako sa tao na yon. Hindi ko nga alam kung babae o lalaki siya. Kaya ang ginawa ko, tumayo ako. Tapos naglakad papunta sa iskinita namin. Nung nakaliko na ako doon, napatakbo ako pauwi ng bahay. Kinalabog ko talaga pintuan namin para papasukin ako sa bahay. Galit na galit akong pinagbuksan ni mama ng pinto. Pero nung nakita niya na namumutla ako, hindi na ako pinagalitan. Nagtanong na lang siya kung anong nangyari sa akin. Tapos kinuwento ko sa kanya. Hindi na ako lumalabas noon at hinihintay ko na lang na sunduin ako ng mga kaibigan ko. After nung nangyari na yon, hindi na ako maaga lumabas ng bahay. Lumalabas na lang ako kapag alam kong may nauna na sa akin sa tindahan. Hindi ko naman po sinasabing multo o kung anong nilalang ang nakita ko. Di ko rin po sure, baka tao naman pala talaga yon. At baka lasing lang kaya ganun ang kilos. Pero para sa akin, ang creepy lang kasi niya at ang weirdo. Ayun lang po, Sir Van. Maraming salamat po. Hello, Sir Van. Itago niyo na lang ako sa pangalang Patrick. Fan po ako ng horror stories. Kaya nung nadiskubre ko po itong Malikmata, napasubscribe agad ako. Kadalasan kasi basa-basa lang ako kapag mga horror stories. Hindi ko alam na may ganitong mga channel din pala sa YouTube. Tulad ng sayo, Sir Van, na makikinig ka na lang. Anyway, Sir Van, share ko lang itong experience ko kasama yung tropa ko.
Siguro nangyari ito mga 3 o 4 na taon nang nakakaraan. Hindi ko na rin tanda talaga yung eksaktong taon, pero mga ganyang katagal na siguro. So ayun na nga, birthday kasi nung isa sa mga tropa namin, kaya nagsama-sama kaming magkakaibigan. Hindi mawawala ang kainan, lalo na syempre ang inuman. Nung uwian na, syempre kung sino ang magkakaway, sila yung magkakasabay. Sakto naman na may motor ako at gusto sumabay ng 2 kong tropa na si Adrian at Arnel. Gabi na din nun, kaya napapayag na din ako. Sa isang motor nga ay nagkasya kaming 3. Medyo nakainom na kami nun at medyo makulit na si Adrian, kaya ginit na namin siya ni Arnel. Una kong ihahatid si Arnel. Kami kasi ni Adrian halos magkapit bahay lang. Gabing-gabi na nun, siguro alauna na ng madaling araw. Yung way papunta kila Arnel, papasok pa sa matalahib na lugar. May ibang way naman, pero shortcut kasi yon kila Arnel. Kaya ayun yung tinahak kong daan, kasi inaantok na din ako. Masaya kaming nag-uusap, habang si Adrian biglang tumahimik. Nung mga oras na yon, nandun na kami sa parteng walang kailaw-ilaw. Tanging ilaw lang ng motor yung nagbibigay liwanag sa dinaraanan namin. Nel, wala talagang kailaw-ilaw dito, no? Ang tanong ko. Opre, tagal na din, ang sagot ni Arnel. Nung mga oras na yon, napakatahimik ni Adrian. Pero hindi ko napansin yon dahil nakapokus ako sa pagmamaneho. Nahatid naman namin si Arnel sa bahay nila. Nang mahatid namin si Arnel, kailangan muli naming bumalik sa daan na yon. Pre, dadaan pa tayo doon? Ang tanong ni Adrian. Oo, bakit pre? Ang pagtataka ko. May nakita kasi akong babae doon eh. Napaka-creepy pre. Doon banda sa madilim, yung walang kailaw-ilaw. Ang sagot ni Adrian. Lasing ka lang pre. Natawa lang ako kasi lasing na si Adrian noon. Kaya hindi ako naniwala sa kanya. Walang nagawa si Adrian, kundi sumakay muli sa motor ko. Nung malapit na kami sa daan kung saan sinabi niyang may nakita siyang babae, naisipan ko siyang biruin. Adrian, malapit na tayo. Sasalubungin yata tayo nung nakita mo. Ang biro ko sa kanya habang natatawa ko. Nung nandun na nga kami, nagsalita si Adrian. Pre, ayun, sa kanan. Pero nung una wala akong nakita. Pre, lasing ka lang. Saktong pagkasabi ko sa kanya nun, nakita ko sa tabi ng puno yung hugis babae. Tumaas balahibo ko nun, tapos hinarurot ko na yung motor ko. Parehas na kaming takot ni Adrian nun, at yung alak sa katawan namin biglang nawala at nahimasmasan kami. Kinabukasan, tinex ko si Arnel at tinanong kung anong meron doon sa daan na yon. Tapos nakwento ko yung naranasan namin. Ang sabi niya, may hinold up daw doon na babae. Sinaksak at namatay. Siya siguro ang nakita namin nung gabi na yon. At hindi pa siguro matahimik ang kanyang kaluluwa. Magandang gabi po, Sir Van. Ako si Elvira. Share ko lang po itong maikling nakakatakot na kwento ko. Actually, hindi ko lang siya kwento kasi kasama ko yung kapatid ko nung nangyari ito. Bale, nangyari ito, Sir Van, nung mga 13 o 14 years old pa lang ako. Tapos yung kapatid kong si Mimi ay 7 o 8 taon na siya noon. Tuwing umaga talaga noon, gustong gusto naming lumabas ni Mimi para bumili ng pandesal. Araw-araw yon, kaya sanay na kaming lumabas ng mga alas 5 ng umaga. Bihira lang kasi may dumaan na nagtitinda ng pandesal sa amin. Tsaka masarap yung pandesal na binibilhan namin. Hindi naman siya kalayuan. Siguro mga 10 minutes na lakad bago kami makarating doon. Isang umaga, matik na yan na bibigyan kami ni Mama ng pera para bumili kami ng pandesal. Lumabas kami ng bahay. Wala pang alas 5 noon at pasikat pa lang ang araw at wala pang katao-tao sa labas. Kung meron man, pa isa-isa lang. Masaya kaming naglalakad ni Mimi.
Nakasanayan na kasi namin gawin yon tuwing umaga nang may makasalubong kaming babae. Hindi pamilyar yung mukha at first time ko siyang nakita at napaka-weirdo dahil walang ekspresyon yung mukha niya. Poker face lang at diretso lang na nakatingin. Nakasalubong namin siya. Dire-diretso lang ang lakad ng babae at ganun din kami ni Mimi. Maya-maya pa, biglang nagsalita si Mimi nung paglagpas ng babae. Ate, galing naman nung babae. Nagtaka ako at natanong si Mimi. Ha? Bakit? Kasi hindi sumasayad yung paa niya sa lupa. Ang sagot ni Mimi. Tumaas balahibo ko noon nung madinig ko yung sinabi ng kapatid ko. Napalingon agad ako para tignan yung babae. Pero wala na at hindi ko na siya nakita kung saan siya nagpunta. Nakakapagtaka din dahil wala naman siyang lilikuan doon at kilala ko ang malalapit na bahay. Kaya imposibleng pumasok yung babae sa isa sa mga bahay ng kapitbahay namin at napakabilis naman niyang nawala. Napabilis ang lakad ko noon nang mapagtanto kong hindi ata tao ang nakasalubong namin. Kaya hinawakan ko ang kapatid ko at napabilis ang paglalakad namin. Hindi naman siguro sinungaling ang kapatid ko kasi ang bata niya pa noon. Nitong ang nakaraan nabanggit ko ulit sa kanya yon bago ko isend itong kwento ko sa iyo, Sir Van. Ang sabi niya, naaalala niya pa rin daw hanggang ngayon yung babaeng hindi sumasayad ang paa sa lupa. Napansin niya daw yon dahil hindi gumagalaw ang binti ng babae kaya napatingin siya sa paa at doon niya nakita na hindi tumatama ang paa nito sa lupa. Nasabi nga din ng kapatid ko na nung bata pa siya, manghang-mangha siya sa nakita niya. Pero ngayong malaki na siya, kinikilabutan siya kapag naaalala niya yung nangyari na yon. Yun lamang po, Sir Van. Maraming salamat po. Kumusta po, Sir Van? Ako nga po pala si Sed. Taga Navotas po ako. Gusto ko po sanang ibahagi ang aking karanasan at masagot ang mga katanungan sa aking isip kung bakit nangyayari sa akin ang mga ito. Kahit po medyo matagal na nangyari sa akin to, eh hanggang ngayon po ay pinagtatakhan ko pa rin. Sa tulong po ng mga tagapakinig sa channel mo, ay sana po may makasagot. Marami pong salamat. Nakalimutan ko na po kung anong eksaktong araw nangyari ito. Pero ang tanda ko po ay March taong 2017. Nasa inuupahan po ako ni Mama that time at pauwi na sa bahay ng lola ko. Dalawang bahay po kasi ang inuuwian ko dito sa Navotas. Bahay po ng lola ko at bahay po ng mama ko. Alas 11 ng gabi pauwi ako sa bahay ng lola ko dahil walang kasama si lola doon. Dahil ang lolo ko ay nagtatrabaho at stay in siya. Every Sunday lang siya umuwi ng bahay. Around 11 PM nang umalis ako sa bahay nila mama. Nagsimula na akong maglakad. Malapit lang naman kasi ang bahay nila lola sa bahay nila mama. Kaya nilalakad ko na lang ito. Nung una ay maayos pa. Marami pa ang jeep na dumadaan at may mga tao pa akong nakakasalubong sa kalsada. Binabagalan ko ang lakad ko dahil kachat ko yung mga kaibigan ko. Hindi ko iniintindi kung nasaang lugar na ako kasi alam ko naman ang pasikot-sikot dito sa amin. At heto na, bigla akong nakaramdam ng hingal. Pero hindi ko to inintindi. Diretso lang ako at tuloy lang sa pakikipag-usap sa mga kaibigan ko. Hanggang sa napansin ko na wala nang dumadaang jeep sa kalsada at wala na rin akong nakikitang mga tao. Pero inisip ko na lang na hating gabi na at siguro yung ibang jeep ay gumarahe na. Napansin ko din na sobrang dilim na ng mga dinadaanan ko at halos wala na akong makita. Doon na ako unang kinabahan at sobrang pinagpapawisan na ako ng mga oras na yon at sobra-sobra na ang pagod ko sa kalalakad. Daig ko pa ang basketball player sa pawis ko. Talagang tumatagaktak ito. At ang dahilan pala ng lahat ng yon ay pabalik-balik ako sa nilalakaran ko. Mula sa bahay nila mama hanggang sa gasolinahan. Unti-unti akong nanghihina at nawawala sa sarili dahil sa nangyayari at sa sobrang pagod ko.
Tinignan ko ang oras sa cellphone ko at nagulat ako sa oras na nakita ko. Dahil halos 2 oras na akong naglalakad at pabalik-balik sa nilalakaran ko. Nang mapansin ko yan lahat, ay napausal ako ng dasal. Huminto ako saglit sa paglalakad at pumikit. Pagmulat ng mga mata ko, nasa gasolinahan na ako at may mga jeep na ulit akong nakikita at may mga tricycle nang nag-aalok sa akin na sumakay. Tapos, may isang matandang nagpatulong sa akin. Hindi ko siya maaninag dahil balot siya ng itim na belo at meron itong sinabi sa akin. Di mo ba napapansin na nililigaw ka ng demonyo? Babalaan kita na huwag kang magpapalipas ng ganitong oras dahil merong mangyayari sa'yo. Sobrang kinabahan at takot ako ng mga oras na yun, Sir Van. Hindi na ako nakapagtanong dito dahil sa narinig at takot ko. At ang matanda ay biglang naglaho sa paningin ko. Napansin ko rin sa aking paligid na parang nawiwirdohan ng mga tricycle boy sa akin dahil sa mga ikinikilos ko. Ayun lamang po, Sir Van. Sana po ay may makasagot kung ano ang ibig sabihin ng nangyari sa akin. Magbabasa po ako ng mga comment. Maraming salamat po. Good day, Sir Van. Ako nga po pala si Pink. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari noong nagbakasyon kami ng family ko sa province nila Papa. Hindi ko na lang po babanggitin kung saan. Halos 12 oras po ang biyahe namin papunta via land travel. Umalis kami ng bahay noon ng mga 11 ng gabi para saktong tanghalian ay makarating na kami sa bahay nila Lola na nanay ni Papa. 5 kami sa kotse. Ako, si Mama, si Kuya, si Papa na driver namin at si Tito na kapatid ni Papa at kapalitan niya sa pagmamaneho kapag inaantok na siya sa biyahe. Dahil nga sa haba ng biyahe namin ay kakailanganin talaga ni Papa ng kapalitan dahil hindi na niya kaya ang ganong kahabang biyahe dahil matanda na rin ito. Habang nasa biyahe ay nakatulog ako. Naalimpungatan na lang ako dahil naiihi ako. Pagising ko, napansin kong tulog ang lahat ng kasama ko, maliban siyempre kay Papa. Napatingin ako sa dinadaanan namin. Sobrang dilim, tapos wala kaming kasabay na ibang sasakyan. May mga nakakasalubong naman kaming sasakyan, pero sobrang dalang. Magpapaalam sana ako kay Papa na kung pwede ay ihinto niya kung may gasolinahan kaming madadaanan para makaihi ako. Pero nagulat ako kay Papa nang bigla siyang napamura sabay hampas pa sa manibela. Bakit pa? Tanong ko. Sabi niya, nakalimutan kong bumusina dun sa malaking puno na nadaanan natin kanina. Nagtaka ako, bakit kailangan pang bumusina? Tanong ko pa sa isip ko. Pero hindi ako nakatiis, kaya tinanong ko na rin si Papa kung bakit kailangan bumusina. Kilala kasi yung malaking puno na yon, Nak. Ang sabi-sabi, kapag dadaan ka sa punong yon, kailangan mong bumusina. Parang makikiraan ka, parang respeto sa nakatira doon, at para hindi magpakita o makisabay sa iyo yung nakatirang babae doon. Pagkasabi ni Papa noon, ay nagtayuan ang lahat ng buhok ko sa katawan. Sobrang kinilabutan talaga ako noon. Tapos naisip ko pa na baka nga magpakita o makisabay sa amin yung sinasabi niyang babae. Dahil hindi nga siya nakapagbusina pagdaan namin doon. Takot na takot ako noon, lalo pat sobrang dilim ng daan. Puro puno at talahib lang ang makikita mo na natatamaan ng headlight ng kotse namin. Tapos sobrang dalang pa ng mga makakasalubong mong sasakyan at wala nga kaming kasabay na bumabiyahe noon. Parang nag-iisa lang ang sasakyan namin na bumabiyahe sa daang yon. Kaya talagang matatakot ka. Hindi na ako nagtanong pa kay Papa kasi baka kung ano pang makwento niya. At baka maihina ako sa pants ko pag nagkataon. Kaya tumahimik na lang ako. Ganon din si Papa. Pero hindi ako mapakali. Hindi dahil sa naiihi ako, kundi dahil naiisip ko yung sinabi ni Papa. Ewan ko ba, kahit anong gawin ko eh naglalaro pa rin sa isip ko yung kwento niya. Kaya panay ang linga ako sa paligid at sa loob ng aming sasakyan kahit natatakot na ako.
Naisip ko na lang na hindi makakasakay sa kotse namin yung babae dahil puno kami sa loob at wala siyang mapapwestuhan. Yun na lang ang inisip ko noon para lang kumalma ang sarili ko. Maya-maya pa ay nakaramdam na ulit ako ng antok at parang umurong na ang ihi ko. Kaya nakatulog na rin ako. Nagising ako sa pagtapik sa akin ni Mama. Pagtingin ko ay nasa gasolinahan na pala kami. 3 AM na noon pagtingin ko sa relo ko. Bumaba na ako ng sasakyan para umihi. Paglabas ko ng CR, hinanap ko agad si Mama kasi hihingi ako ng pera para bumili ng chichirya at tubig. Lumingalinga ako sa paligid. Tapos pagtingin ko sa kotse namin ay may naaninag akong babae sa loob. Akala ko si Mama kaya agad ako naglakad pabalik sa kotse nang may biglang humawak sa kamay ko. Si Mama. "Nak, may gusto ka bang bilhin?" tanong niya. Natulala ako saglit habang nakatitig kay Mama. Tapos binalikan ko ng tingin yung kotse namin at wala na yung babaeng nakita ko. Binaliwala ko na lang kasi baka namalikmata lang ako at baka dahil lang pagod sa biyahe. Fast forward po, bumiyahe na ulit kami at si Tito na ang nagdrive para si Papa naman ang matutulog dahil mahaba-haba pa ang lalakbay namin. Hanggang sa makarating na nga kami sa bahay nila Lola. Kinagabihan, nilagnat ako. Ang sabi nila Papa, baka dahil lang sa mahabang biyahe. Baka hindi sanay ang katawan ko sa ganon, kaya ako nilagnat. So pinainom na nila ako ng gamot, tapos pinagpahinga na rin. Mga ilang minuto pa lang akong natutulog. Nagising ako dahil sa tunog ng phone ko na may nagchat-chat. Hindi ko pala napatay yung data. So I check my phone. Tapos habang nagbabasa ako ng mga chat sa GC namin ng mga classmates ko, naaninag ko sa peripheral vision ko na may nakatayong tao sa paanan ng higaan ko. Akala ko nung una si Lola kasi lagi siya nakabistida at ayun yung suot nung nakikita ko. Pero hindi ko tinignan directly. Basta nakatutok lang ako sa phone ko noon. Hindi ko pinansin kasi nga busy ako kakachat. At isa pa, ganun naman kasi si Lola. Madalas niya kami tinitignan ni Kuya kapag natutulog na nung mga bata pa kami. Kaya hindi ko nalang pinansin. So tumaglilid ako ng higa. Hindi ko na nakikita sa peripheral vision ko si Lola. Hanggang sa nakatulog ulit ako. Mga bandang madaling araw na. Nagising muli ako para umihi. Pagmulat ko ng mga mata ko, nakita ko na naman yung nakatayo sa paanan ko. Napasigaw ako nun sa takot kasi pagtingin ko, hindi yun si Lola. Hindi ko kilala yung babae na yun. Nagtalukbong ako ng kumot at unan sa mukha ko. Tapos nanginginig ako nun sa takot. Hanggang sa naihina nga ako sa short ko. Tapos ginising ako ni Kuya kasi nararamdaman daw niyang umuuga yung kama dahil sa panginginig ko, kaya siya nagising. Tinanong niya ako kung bakit ako nanginginig na parang takot na takot. Siya nga po pala, Sir Van. Double deck po yung kama namin. Si Kuya sa ibaba ng kama at ako sa itaas. Kaya nakakapagtakang may nakatayong babae sa paanan ko. Ibig sabihin, nakalutang siya. So ayun na nga po. Bumaba ako ng kama at nagpunta sa kwarto nila Papa kasama ko si Kuya. At ikinuwento ko sa kanila ang nangyari sa akin. Kinaumagahan po noon pinatawas ako nila Papa sa kakilala ni Lola na magaling namang tatawa sa lugar nila. Nabilib pa nga ako noon kasi first time kong maka-experience ng ganon. Matapos magtunaw ng kandila sa kutsara ng mang tatawas ay isinali niya ito sa tubig. Tapos unti-unting may nabubuong imahe dun sa kandila. Kinuha niya yung tumigas na kandila tapos inangat niya. Tapos sabi niya, "May nakikita akong babae at puno. Sinundan kayo ng isang babaeng nakatira sa puno. Baka may nadaanan kayong lugar at may sumama sa inyo papunta rito." Napamura na naman si Papa noon kasi alam niya ang tinutukoy ng mang tatawas. Natakot din ako noon kasi alam ko rin ang tinutukoy niya syempre. Matapos akong gamutin at bigyan ng mga inuming mga halamang gamot ay umuwi na rin yung mang tatawas. Pagka-uwi niya ay nagdasal kami ng family ko. Tapos nag-alay sila Lola ng kung anong mga pagkain at itlog. Kaya lumipas ang araw na yon nang wala namang kakaibang nangyari sa akin. Umukay na rin ang pakiramdam ko. Fast forward po. Nung pauwi na kami, dumaan ulit kami dun sa puno na sinasabi ni Papa.
Pero this time, sinigurado ni Papa na makakapagbusina siya sa pagdaan namin doon. At habang papalapit kami doon sa puno, ay nagdadasal kami at nagsabing makikiraan lang po. Nang makalagpas na kami sa puno, nilingon ko ito sa huling pagkakataon na dapat ay hindi ko na ginawa pa. Dahil nung paglingon ko, ay nakita kong muli yung babae na masama ang titig sa akin.